Okay guys, so quick update lang tayo about sa mga nangyayari sa Dragonary. So nakita nyo dun sa mga previous videos ko, yung iba dun medyo obsolete na or outdated na. Like for example, yung how to download yung mga installers. Kaya nilalagay ko na lang sa description yung updated, pati dun sa comments. Meron din dun isang issue na about dun sa login error, yung reintanar. Before, updating yung username will fix the issue, pero later on, na-identify yon as part of nung mga bugs and na-address na yun ng developers. So, kasama na yun sa new installer. And then, pakita ko na lang din to yung sa Discord. Kung naka-join kayo, meron din ditong mga updated information. So, nandito yung bagong installer natin for today. And then, meron din siyang mga FAQs. So, nandito yung mga usual na mga questions. Like, for example, kailan daw ba magiging available yung mga CYT? So, yung iba, meron ng mga nakikita na mga minted tokens dun sa Coinary Hub. Like for example, sa akin, kita ko na yung mga CYT ko sa Coinary Hub and naka-earn na ako ng 342 and yung mga tin-transfer ko manually, nandito pa rin siya. Pero sa August 16 ko pa matatransfer dun sa mismong account ko yung mga CYT ko. And kung makikita natin dito sa announcement, yun din talaga yung date na nakalagay dito. And yung mga nag-join doon sa may initial asset offering or ape swap na promotional, August 13 to 14, makikita na nila yung CYT nila as soon as ma-implement na yun sa game. So, sa ngayon, siguro hindi pa reflected. I'm not sure. Di naman ako nag-join dito. Okay? I suggest na mag-join tayo dito sa Discord and basahin na lang natin yung ibang mga info dito. Okay, so yung purpose talaga natin for this video is paano nga ba malaman ano yung conversion ng CYT to peso. So, yung pwede lang natin gawin is punta tayo sa Dragonary .com. And then, click lang natin tong CYT. And dun sa may previous na video natin, tinuro na natin yung sa MetaMask wallet. So, kung na-setup na natin yon, then pwede na natin siyang gamitin dito. So, sa akin kasi, hinihiwalay ko naman yung account ko sa Dragonary. And then chine-change ko lang to sa Binance Smart Chain and lalabas na dito yung mga sinetup ko before. And once na nandito na tayo dun nga sa previous video, makikita nyo naman kung paano yung sinetup. I-change lang natin to to CYT and then change natin to sa BNB. Weird lang yun. So, BNB. Yan, di ba? So, lagay na natin dito na 1 CYT. And then, ito yung BNB natin. Tapos, punta tayo sa CoinGecko. Okay? And then, search lang natin yung BNB. And then, i-copy lang natin tong amount na to. Tapos, lagay lang natin siya dito. So, makikita na natin yung amount ng CYT. So, 16 pesos siya. For the others, ginagawa naman nila, instead of mag-BNB pa sila, dinadirect na nila dito sa USDT. So, parang yan na yung dollar. So, makita natin dito na around 30% siya. So, kung imumultiply natin yan, let's say sa 50 pesos times 50. So, ito na yung equivalent niya. So, hindi ko naman sure kung 50 ba yung $1 ngayon, pero estimation. So, nasa 16 pesos din yung conversion. Okay? I think that's it. So, I hope nakatulong sa inyo to. So, sana
dumating yung point na makikita na lang din natin dito yung CYT. Kasi sa ngayon, wala naman siya dito. Kaya usually, yun yung tanong ng ibang mga players or mga interested sa Dragonary. I hope nakatulong sa inyo yung video na to. And kung meron kang mga kilala na gustong malaman to, so please don't hesitate to share. Also, salamat sa mga patuloy na nanonood ng mga videos natin. So malaking tulong yan sa channel na to para makakreate pa tayo ng mga helpful tutorials. And in the future, siguro mag-review din tayo ng ibang mga NFT games. So kung interested ka sa ganitong mga topic, please don't forget to like the video and subscribe and click na rin yung notification bell para updated ka sa mga new videos natin. That's it for now. Thank you and stay safe. Bye!